Kamusta? Ako nga pala si Atom. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga pinakamagagaling na point guards sa Slam Dunk series. Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, maaari mong pindutin ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga new contents na ating ilalabas. Simula natin sa point guard ng Shoyo na si Kenji Fujima. Si Fujima ay may tangkad na 178 cm at may bigat na 66 kg. Isang matalinong basketball player si Fujima. Sa katunayan, siya rin ang gumaganap bilang team captain at coach ng Shoyo. Kadalasan ay hindi naglalaro si Fujima bilang starter ng kanilang kupunan na pagkamalantuloy siyang bench warmer ni Sakuragi. Ginagawa ito ni Fujima upang maobserbahan ang kabilang kupunan at mag-guide ang kanyang team bilang coach. Ngunit kapag nalalagay sa alanganin ng kanyang team, tulad ng laban nila sa Shohoku na akala ng marami ay pipitsuging team lang, pumapasok sa laro si Fujima na itinuturing ding ace player ng Shoyo. Dito natin nasilayan ang kanyang mataas na basketball IQ at nakakamanghang skills na nagpabago sa timpla ng laban. Subalit sa huli ay mas nanaig pa rin ang Shohoku. Hindi nakalasap ng kampyonato si Fujima sapagkat palagi silang tinatalo sa finals ng kupunang itinuturing bilang the strongest in Kanagawa na Kainan. Gayunpaman, si Kenji Fujima ay kinikilala pa rin bilang isa sa pinakamagaling na basketball player sa Kanagawa region. Pero sa ating opinyon, mas maipapamala sana ni Fujima ang kanyang talento kung mayroon lang sana silang dedicated at magaling na coach. Mas makakapag-focus kasi siya sa kanyang paglalaro at mas makakagawa ng impact bilang isang player. Nabanggit na rin natin ang Kainan. Isunod naman natin ang point guard ng kanilang kupunan at ang greatest rival ni Kenji Fujima. Ito'y walang iba kundi ang tinaguriang two-time MVP ng Kanagawa Prefecture na si Shinichi Maki. Si Maki ay may height na 184 cm at weight na 79 kg. Tulad ni Fujima, si Maki ang tumatayong team captain ng kanilang kupunan. Malaki ang respeto kay Maki ng kanyang mga teammates, lalo na sa court kung saan ay papamalas niya ang kanyang skills at leadership. Istrikto din siya pagdating sa kanyang mga freshman teammates, partikular sa kanyang kohay na si Nobunaga Kiyota, na makailang beses nating makikitang binabatukan ni Maki kapag gumagawa ito ng kalokohan. Katulad ito ng ginagawa ni Akagi kay Sakuragi. At nabanggit na nga din natin si Hanamichi, siya lang naman ang tanging player na nagbansag kay Maki na tanda dahil sa mature appearance nito na hindi angkop sa kanyang edad. Bilang isang point guard, taglay ni Maki ang pambihirang speed na nagagamit niya sa kanyang depensa. Bukod pa dito ang kanyang athleticism at makisig na pangangatawan na kanya namang nai-utilize kapag siya ay nagdadrive papunta sa basket at minsan ay nakakapag-draw ng foul mula sa kalaban. Sa laban kontra sa Shohoku, kinailangan pang bantayan ng apat na katao si Maki para lang mapigilan ang opensa nito. Kaya ring maglaro ni Maki sa kahit anong posisyon, mapa point guard man o center. Kasama si Shinichi Maki sa Mythical 5 ng Kanagawa Prefecture na kinabibilangan din ng kanyang teammate na si Soichiro Jin, si Takenori Akagi at Kaide Rukawa ng Shohoku at si Akira Sendo ng Ryonan. Marahil ang dahilan kung bakit nananatili si Maki bilang isa sa pinakamagagaling na players hindi lang sa Kanagawa kundi sa buong Japan ay dahil sa patuloy niyang paghasa ng kanyang laro. Madalas ay nanonood at nag-oobserba si Maki sa ibang teams na maaari nilang makaharap. Hindi niya rin minamaliit ang kakayahan ng kahit sinong kupunan tulad ng makalaban nila ang papasibol pa lang noon na Shohoku team na tinalo nila sa isang dikit na laban. Ang Shohoku at Kainan ang naging representatives ng Kanagawa region sa Inter-High Championship o National High School Tournament. Ang unang team na nakasagupa ng Shohoku sa Inter-High ay ang rank 8 team at second place representative ng Osaka Prefecture na Toyotama. Mayroon naman tayong ginawang video tungkol sa labang ito at kung hindi mo pa ito napapanood ay nasa description at comment section ang link papunta sa video. Kabilang sa kupunan ng Toyotama, ang isa sa pinakamagaling na point guard, ito ay si Daijiro Itakura. Halos kasing tangkad niya si Shinichi Maki. Isang matinik na scorer si Itakura. Ang nakakabili pa ay kaya niyang makapuntos gamit ang kanyang 3-point shooting ability na isa sa kanyang mga main assets. Ika pa nga ng freshman point guard ng Shohoku na si Toki Kuwata. Kung ano daw ang ikinapangit ni Itakura ay siyang ikinaganda ng shooting form nito. At dahil matangkad kumpara sa pangkaraniwang point guard, madaling nakakagawa ng mismatch si Itakura sa kanyang bantay at nakakapagsagawa ng puntos. Sa katunayan, pangatlo sa top scorer si Itakura sa buong Osaka at nag-a-average siya ng 25 points per game. Ang teammates naman niyang sina Minami at Kishimoto, ang una at pangalawa. Yun nga lang ay may pagka-trash talker itong si Itakura, lalo na kapag siya ay nakakapuntos. Mapisikal at medyo madumi din itong lumaro na hindi nagustuhan ni Miyagi, kaya't muntik na niya itong sapakin. Sa ating palagay, ay parte ito ng game tactics ng Toyotama para sirain physically at mentally ang diskarte ng kanilang kalaban.
Sunod ay ang player na hindi lang maituturing bilang isa sa pinakamahuhusay na point guard, kundi one of the best high school basketball players sa Japan. Siya ay si Kazunari Fukatsu, ang team captain ng itinuturing na strongest high school basketball team sa Japan na Sano. Si Fukatsu ay may height na 180 cm at siya ay isang all-around point guard. Pagdating sa depensa, halos walang makikitang magandang opening para makalusot ang kanyang binabantayan, tulad ng makaharap niya ang point guard ng Kaina na si Maki, na labis na nahirapan dahil sa mahigpit na pagbabantay sa kanya ni Fukatsu. Ang resulta, tinambakan ng Sano ang Kaina ng 30 points. Hindi rin dapat baliwalain ang offensive skills ni Fukatsu. Kaya nitong umiscore gamit ang kanyang deadly mid-range jump shots at magpakawala ng 3-pointers. Subalit ang main asset ni Fukatsu bilang isang point guard ay ang kanyang incredible court vision. Dahil dito ay nakakapagdesisyon ng mas mabuti si Fukatsu para sa kanilang mga plays. Idagdag pa ang kanyang good passing skills para makapagsagawa ng assist sa kanyang open teammates. At dahil nga isa ding matinik na scorer si Fukatsu, madalas ay kumakagat sa kanyang fakes ang kanyang bantay na nagre-resulta naman sa magagandang assist. Bilang team captain ng greatest high school basketball team, malaki ang responsibilidad ni Fukatsu at sa ating opinion ay nagagawang mabuti ni Fukatsu ang kanyang role. Kahit na armado ng pinakamagagaling na players, nakuha pa rin ni Fukatsu ang respeto ng kanyang teammates dahil sa kanyang taglay na skills at leadership. Hindi makukumpleto ang listahan kung hindi natin isasama ang point guard ng Shohoku na si Ryota Miyagi. Bagamat di hamak na mas mababa ang height ni Miyagi kumpara sa mga point guards ng ibang kupunan, hindi naman ito naging hadlang sa kanya. Taglay ang bilis, court awareness, at matibay na stamina ay nagawang makipagsabayan ni Miyagi sa mga top point guards na una nating nabanggit. Isa si Miyagi sa mga key players ng Shohoku at bilang isang true point guard o traditional point guard, ang role niya ay bilang isang playmaker. Dito pumapasok ang mataas na court awareness ni Miyagi, dahilan para makagawa siya ng mga scoring opportunities para sa kanyang team. Minsan lang gumawa ng punto si Miyagi dahil ang kanyang priority ay maipasa o madala ang bola sa kakamping may pinakamagandang posisyon para makascore. Kung inyong mapapansin, ay medyo naiiba ito sa ginagawa nila Maki, Itakura at Fukatsu dahil kung minsan ay sila na mismo ang umi-score, matatawag naman natin silang scoring point guards. Nabansagan si Miyagi bilang lightning fast Ryota dahil kung pabilisan lang ang usapan, ay kaya niyang i-outspeed o lusutan ang nagbabantay sa kanya. Napakahalaga nito sa mga fast breaks at transition offense na ginagawa ng Shohoku. Nagagamit din ni Ryota ang kanyang bilis sa depensa sa pamamagitan ng steals o pag-aagaw ng bola sa kalaban. Kilala rin si Miyagi bilang isang troublemaker katulad ni Hanamichi at Mitsui. Ang kaibahan lang ay hindi parte ng isang gang o grupo si Miyagi. Si Hanamichi naman ang maituturing na pinakamalapit na kaibigan ni Ryota sa kanilang team. Nagkakaintindihan ang dalawa dahil pareho silang malas pagdating sa pag-ibig. Si Ryota ang naging bagong team captain ng Shohoku matapos graduate sina Akagi at Kogure. Kung kayo ang tatanungin, sino sa inyong palagay ang pinakamagaling na point guard sa Slam Dunk Series? I-share mo lang ang iyong opinion sa ating comment section. At kung gusto nyo pa ng mga usapan tungkol sa anime, manga, movies at video games, mag-subscribe lang kayo sa ating channel. Maraming salamat sa inyong suporta.